back to my channel, and for today, another project vlog na naman tayo. So, kung nakikipapansin nyo sa aking mga recent vlog sa series ng aking avionics technology or aviation schooling series, puro mga projects muna yon kasi mga nakaraang terms is puro practical projects kami yung pinapagawa sa amin. And for today's content, ang ipapakita ko sa inyo is paano naman mag-etching sa PCB using yung copper clad laminate board. Bale, ganito ang itsura ng copper clad laminate board. So, ganito yung gamit namin for etching ng PCB. Then, mag-create ka ng own design mo. In my case, gumawa ko in a very simple circuit lang naman. Basic na series circuit, 5 LED, minimum of 5 LED daw. Eh, medyo matataas yung mga voltage drop ng mga LED ko, kaya medyo mahina yung ilaw niya. But, ayun, ipapakita ko sa inyo yung procedure kung paano mag- etching ng laminate board. So ayun, before tayo mag-proceed sa actual operation, at sabihin ko muna sa inyo yung mga kailangan nyo i-prepare na materials. So, syempre, kailangan nyo ng copper clad laminate board. Ito yung paglalagyan nyo ng design, at dyan mo mismo iuukit yung mga circuit na gagawin mo. Next, you need your marker or your pencil para may transfer dito sa PCB yung gagawin yung circuit. Kailangan mo rin ng ferric chloride. Siya naman yung tutunaw dun sa copper na hindi matatakpan ng marker natin. And you also need ng pambutas para dun sa mga pagpapasukan ng ating electronic components. So, ganito kasi siya. Ganito yung tsura, example ng ginawa kong design. This is a basic series connection ng mga LED. So, makikita nyo may parang mga bilog-bilog. So, sa mga bilog-bilog na yun, yun yung mga bubutasan natin para magkaroon ng pasukan yung ating mga electronic components. And kailangan mo bumili ng mini drill para dyan usually. But, dahil nga medyo mahal ang mini drill, ang nakita ko na lang na solusyon is gamitin tong hand drill namin, then humanap ng maliit na bala niya. Next, mga other safety materials natin. We need gloves. Ano pa? Kailangan nyo rin ng Tupperware or kahit anong base na pwedeng paglagyan kasi ibababad natin to mamaya eh. Bababad natin to sa ferric chloride para matira yung copper dun sa nang tinakpan ng marker. And yun yung magiging daanan ng kuryente. Diba? Yun yung magiging daanan ng ating circuit para sa flow ng current at mag-flow siya among dun sa mga electronic components na ikakabit natin. So, ayan. Feel ko, nasabi ko naman yung mga kailangan nating materials, so umpisa na natin. So, ayan guys, first step nyo is syempre, de-designan nyo muna yung PCB. So, gawa kayo ng kahit anong design. Sa akin, ang tinry ko is yung aeroplano. Pwedeng mapa-initial nyo man yan, or kahit anong design, or kahit na random pattern, basta ma-achieve nyo yung kung ano kailangan yung ma-achieve na design. Then, after nun, syempre, maglalagay kayo ng mga bilog-bilog para doon nyo papasukan yung electronic components na ikakabit nyo. For example, resistors, LEDs, transistors, or capacitors, or ano man. Yun, doon nyo i-allocate yung mga dots or yung mga bilog na yun. Kasi doon nyo nga ipapasok yung electronic components. But before kayo magtuloy na mag-drawing dito, try nyo muna kung gumagana yung naisip nyong circuit. So, the best way to try that is syempre in a breadboard. So, try nyo yung mga connections, yung mga order, and yung mga polarity niya kung tama, ganun-ganun. Then, yun, kapag natapos nyo na yung design nyo, transfer nyo siya dito, naka-pencil muna, then patungan nyo siya ng marker. So, ayun, kapag napatungan nyo na siya ng marker, yun na, tapos na yung first step nyo. So, proceed na tayo ngayon sa second step. Kuha na kayo ng kahit anong base, plangga naman, or Tupperware, or kahit ano na pwede nyo magamit na pagbabaran ng ferric chloride and ng PCB. But, reminder lang na dahil nga very toxic material ang ferric chloride, so, make sure na yung gagamitin yung pagbababaran is hindi na pwede ulit gamitin. Mas maganda yung kumuha kayo ng mga disposable na base. Okay? So, again ha, reminder, handle with care when dealing with ferric chloride kasi toxic material siya. That's why gumagamit tayo ng gloves or gumagamit tayo ng mga safety equipment. So, ayun. So, after nung ma-designan yung PCB ninyo, lalagay nyo na siya dyan, then bababaran natin siya. Ayan.
So after nyan, wait tayo ng mga 20 to 30 minutes. Then, tsaka natin siya pwedeng kunin ulit to proceed for the third step. 20 minutes later. So yun guys. So ayan, nakita nyo naman, natapos na natin ibabad, no? So kuha kayo ngayon ng alcohol, ng cotton or ng sandpaper man. Para ngayon naman ay buburahin natin yung mark ng marker natin para ang matira lang is yung copper niya. So bali ang naging purpose lang talaga ng marker dito is harangan yung copper plate na matatanggalan ng ferric chloride. So ayun, try natin. So, ayan na siya. After ng etching, after natin burahin yung marker, so meron ka ng circuit. So, ang natitira na lang na steps na gagawin natin ngayon is butasan itong ating mga bilog dyan. Gamit yung hand drill natin, then tsaka natin may kakabit yung mga components. So, ayan. Let's go! Ayan guys, tapos na natin butasan. So makikita nyo, ayan, butas na yung mga parts na to. So ready na siya for soldering at paglagay sa kanya, pagkabit sa kanya ng mga components. So yun na lang last step natin, then tapos na tayo. So ayan guys, sinolder ko na. So yun yung airplane pattern natin. So try natin siya ngayon kung iilaw ba siya. Ayan, so umiilaw siya, medyo hindi lang malakas kasi nga hindi siya kaya ng source natin na 9 volts battery, but ayan, so nakikita naman natin umiilaw, so meaning effective yung ating PCB and maayos yung pagkaka-etching natin. So again, thank you guys for watching and see you again on my next vlog.